Hello, hello mga ka-vloggers! Welcome po sa akin channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, balik car aircon po tayo ha. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo yung video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog, vlog, vlog! Meron lang po kasi akong gusto na ituro ulit sa inyo mga ka-vloggers kung paano ba kami gumagawa ng aming mga oil separator o water separator, kasi ang water at oil nagsasama yan mula doon sa compressor. Ang topic natin pala yung tungkol sa mga air compressor, yung mga pang flashing o kahit yung mga ka-vloggers natin ng mga pintor, mga nagpipintura ng sasakyan, mahalaga po itong ibibigay kong konting tips sa inyo mga ka-vloggers. Kasi ganito, mula doon sa ating air compressor, kung malaki ang compressor ninyo o anong size man yan, so pagkaya ng ginamit ninyo na pang flashing ng sasakyan, ng aircon, para ilinisin yung mga system na marumi, kadalasan mga ka-vloggers, humahalo po yung tubig ng air compressor ninyo, yung pinakamotor doon, no? Yung tubig na nando sa tanki noon, lalo kung medyo hindi kayo lagi nakakapag-drain ng tubig sa ilalim noon, napopondo po ang napakaraming tubig mga ka-vloggers. So, pag madalang kayong mag-drain noon, tapos ginamit ninyo na pang flushing, ang nangyayari mga ka-vloggers, humahalo po yung tubig, tsaka may langis din yun, doon sa bobombahin ninyong linya, doon sa loob ng linya ng aircon ng kotse. Naintindihan po ninyo? Doon sa mismong system, naiiwan doon yung mga tubig. Ano magiging resulta? Mag-high pressure na po dahil doon sa moisture, konting-konting gapatak lang na tubig mga ka-vloggers, mag-create na ng high pressure po yun. Ngayon, ano mangyayari? Mahihirapan na po kayong palamigin yung aircon na ginagawa ninyo. So, gusto ko po sanang ma-share sa inyo to, masyadong napakahalaga. Kung tutuusin, isang sikreto namin to sa paggawa ng aircon. Kung paano na kami, hindi kami gumagamit ng nitrogen, kasi, una-una, bakit kamo? Labas ka sa ano, kumbaga iwas ka doon sa gastos na lagi ka pang bumibili ng nitrogen. Tapos, lalo kung hindi marunong ang gagamit, hindi dumaan sa regulator, sobrang lakas nun, baka sumabog pa yung bobombahin ninyo, kahit evaporator, nakakita na ako ng ganun. Hindi ginamitan ng adapter, diretso doon sa tanke, pag ano, sumabog yung evaporator. So, ang paggamit namin ng air compressor, liban sa nakakatipid nga kami sa pagbili-bili ng nitrogen, matagal na rin namin ginagawa mga ka-vloggers. Mula nung nagsimula kami sa air conditioning, kung ilang taon na, ilang dekada na po yan, yun lagi ang gamit lang namin, yung malaking air compressor, pero meron po siyang mga filter. Anong klase po yung nasa loob nun? Yun ang gusto ko ituro. Kaya nga sabi ko sa inyo, sikreto po sana talaga namin to. Kaya lang, gaya nga ng lagi ko sinasabi, gusto kong isi-share sa inyo yung mga kaalaman namin. Yung kaalaman ko, gusto ko malaman po ninyo para makatulong na rin ako sa inyo. Dahil alam ko marami sa mga ka-vloggers natin, marami rin mga nagko-comment na technician daw sila, natututo daw sila sa mga sinasabi ko, akala daw nila magaling na sila, hindi pa raw pala, nakatulong, nakakatulong yung mga sinishare ko po sa inyo. Ngayon, sana mga ka-vloggers, hindi lang sa mga teknisyen ng aircon, pati sa mga pintor, mapapakinabangan nyo po itong ituturo ko sa inyo mga ka-vloggers. Sana ay sundin ninyo dahil talagang maganda po ito. Sandali, kukuha muna ako ng sample ko at para maintindihan ninyo unti-unti. Tapos, gaya ng dati, do-drawing ko ulit sa inyo. Sandali lang po ah. So, ito po mga ka-vloggers, kinuha ko to dito sa bodega ko. Nakikita po ninyo, ayan o, ito ang mga ginagamit namin, sikreto po ito. Kung tutuusin, kumadamot lang ako sa kaalaman ko,
Hindi ko isi-share sa inyo to, pero aanin ko pa yung kaalaman na yan. Mas masarap sa pandinig at masarap sa pakiramdam na isi-share ko sa inyo at nakakatulong ako at nagagamit din ninyo. Hindi lang ako, pati kayo, pakikinabangan po ninyo to. No, so ito po, ito ang isang halimbawa. Kung makikita ninyo, ordinary na filter dryer to, ha? Pero ang hahaba. Ito pa isa, mas mahaba. Oh. Nakita ninyo mga ka-vloggers, ang haba nila, hindi ordinary filter dryer to. So, paano po ba namin ginagawa to mga ka-vloggers? Oh, tingnan nyo. Parang, oh, mula sa pagiging isang dryer, may dugtong-dugtong na yan. Oh. Iba't ibang ano na yan, dugtong. Pinahaba. Bakit po pinahaba itong mga filter dryer na to mga ka-vloggers? Dahil nga po, yan na, ituturo ko sa inyo sikreto kung paano kami gumawa ng separator ng oil. Kasi nga, yung oil at water, magkasama yan at nahihiwalay lang sila dito sa hangin. Masyadong mahalaga mga ka-vloggers na ihiwalay natin yung hangin para purong hangin lang at walang halong tubig. No? So, yun po yung tuturo ko sa inyo ngayon. Ito. So, ito po mga ka-vloggers, dito na naman yung aking mga lumang kalendaryo na napapakinabangan ko para sa pagtuturo ko sa inyo. Bakit ang haba po ng mga receiver dryer na yung filter dryer? Kasi ganito mga ka-vloggers, tatayo ko na para mas mahaba ang drawing natin, ha. So, ito, tingnan ninyo, ha. So, ito, ganito. Yung filter dryer natin, drawing ko muna, ha. Bawa, ito yung thread nito. Tundi sa kabila. Ayan ha, nandito tayo. So, ito na siya mga ka-vloggers. So, drawing ko muna, andali. Bakit ang haba nila? Ayan, ang haba nito. Pinahaba ko na rin yung drawing ko. Mahaba rin lang yun. Ganito mga ka-vloggers. Sa normal na procedure ng ano, yung trabaho ng receiver dryer, no? Halimbawa, dito tayo sa in. Ito po yung in. Oh. Oh, ito yung in, ha? Itong side na to. Oh. Dito tayo. Ang design po ng mga dryer, pagka in yan, papasok lang po siya doon sa loob, no? Sa butas doon. At ang out ay mayroong tubo na connected papunta doon sa may side glass, mga ka-vloggers, ha. Pagpasok niya rito, meron lang butas na papasukan. So, dadaan talaga yan. Original po. Dadaan yan, mga ka-vloggers, doon sa tinatawag na desiccant, ha. Ganon. O, andali. Ayan ang dryer nyo. Pagpasok ng in, no, ito yung in, papasok lang siya rito at may dadaan na pong parang desiccant na nandito sa gitna, yung parang mga munggong marami, no? Pero dito, butas-butas po yan, tapos meron siyang parang foam na iipit dito para hindi lumabas itong mga desiccant, at meron din dito parang ganun yan, filter na foam. At ito ay merong bilog-bilog na bakal na butas-butas na ganyan, no? Alam niyo naman siguro na yan, hindi na kailangan i-ano yan, lalo sa mga technician, sisupo sa kanila, yan, pagpagpain mo. So ngayon, mga ka-vloggers, sa paggawa namin ng filter, no? Ito nga kasi, no, yung out, no? Meron tubo na connected dito sa sight glass. Tapos dito yung out, ito yung out, no? Ayun. Ang in, ito. So ang ano lang in, papasok lang siya sa butas, dadaan siya rito sa filter, tapos lulusot dito. Dito naman nagtatrabaho yung tubo para puro may mga makuha lang niya yung mga liquid ng refrigerant, at yun ang pupunta papunta sa expansion valve dito ang out. So may tubo para sa out, tandaan niyo, ha. Ang tubo sa loob ng receiver dryer para lang po sa out, ha. Hindi sa in. Oh, ang in meron lang siyang papasukan na tubo na butas, at dadaan na siya rito sa ibabaw, sasalain, dadaan sa desiccant, tapos masasala na naman sa parang screen na foam doon na filter, tapos dadaan nga sa ito, may mga butas-butas na gato mga ka-vloggers, ha? Bilog-bilog.
sa madali salita na yero, sa yung umiipit doon po sa desiccant, ah, yan. Dalawa yan. Up and down niya mga ka-vloggers, ha. Merong ganyan, ayan, ah, bilog-bilog yan na yero. Ito yan at ito, ha. So, ano po, paano ko ginagawa mga ka-vloggers itong aming separator ng oil at ng water? Mas ano talaga, water ang aming inaalis dito, no? Para hindi humalo sa linya yung tubig at hindi mag-high pressure, walang moisture, ha? Dahil sinabi ko na nga, pag pumasok po ang water, yung tubig, sa pinaplasing ninyo, may moisture na siya. Kahit vacuumin nyo ng vacuumin, wala na po, hindi nyo na maalis. Nakakapit na po doon sa loob yun. So, pag nagkarga na kayo ng refrigerant, mag-high pressure na. Hindi nyo na mapipigilan yung pag-high pressure. Kahit dagdagan nyo ng pan, kahit anong gawin nyo, kabang nasa loob yung moisture, eh, hirap kayong palamigin yung sakyan, no? So, ito, paano namin ginagawa mga ka-vloggers to? Itong napakahaba naming filter, separator ng water at air. So, ganun pa rin mga ka-vloggers. Tinuturo ko to, sikreto to. Makinig po kayong mahiga, sikreto to. Atin-atin lang to. Ngayon, hindi na sikreto. Tuturo ko na kasi sa inyo. Ha? Gusto ko malaman ninyo at intindihin. Hindi lang sa mga technician ng aircon, sa mga pintor, sa lahat ng gumagamit ng mga hangin. Air compressor. Napakahalaga po nito. Ha? O, ito. Mula sa in, gaya ng dati, may butas lang po napapasukan yan. Pero, kung bakit putol-putol yan, katulad yung nakita ninyo, tatlong dryer po yun, mga ka-vloggers, no? So, ang ginagawa namin dyan, mga ka-vloggers, inaalis na namin yung mga desiccant, wala na yung desiccant. Iniiwan na lang namin yung yero na pabilog na ganyan, yung butas-butas na yero, maraming ganyan yan. Oh, butas-butas yan, napakaraming butas. Kung makakapaglagay kami ng maraming ganito dito, kung maisisingit namin banda rito, tapos i-welding namin, kumalalagyan pa rito, yan, dito banda sa dulo, tapos ito, puputulin na yung gano'n, dugtong ulit dito, meron din dyan, o, dito, meron din, ganyan, mga ka-vloggers, ha, marami, kung kaya namin lagyan ng maraming ganito, yung nanggagaling sa dryer, mas maganda. Ilalagay namin dyan at i-spot lang sa loob, so, ang dami. Bakit? Ano po ang trabaho nun? Pagpasok po, no, mga ka-vloggers, ha, makinig kayo, ha, babaguhin nyo ang plataforma ng design ng filter. Oh, dito po yung in, no, at dito yung out. Mm. Ang magiging in ninyo, pagkagaling sa air compressor, ito, oh, yan, oh. Galing na sa tanke ng compressor to, mga ka-vloggers, ha, yung malalaking tanke, oh, yan, oh. Oh, oh, yan na yung labas ng hangin niya, may drain dito to. Oh, ayan yung mga compressor, as andito yung motor niya. Oh. Ayun ay mga compressor na malalaki pinag-usapan natin. Yung labas ng hangin nito pupunta po dito sa out, mga ka-vloggers. Tindihin niyo sa out, ha, dahil yung out mayroon tubo na mahaba hanggang ilalim. So dudugtungan niyo yan. Kami ginagawa po namin diyan, dinudugtungan namin ng copper tube na, ha, copper tube papasok namin dito. Para yung tubong to, tuloy-tuloy na po yan, mga ka-vloggers, hanggang dito sa bago dumating sa ilalim. Ayan, no? Before sa umabot dito sa ilalim ng dryer na mahaba. Ayan, no? Oh, mm. Ito, oh, napakahaba, oh. So, tapos meron po kaming ginagawa rito. Nasa sa inyo kung nasa labas lang ninyo ilalagay ito, yung mga bukasan na bulb. Para, ganito yan, mga ka-vloggers. So, turo ko sa inyo, ha? Ano ang trabaho? Bakit napakaraming ganyan na pinapalagay ko sa inyo? Ayan, oh, yung butas-butas dyan. Oh. Malalagyan ninyo ng marami yan. Ha? Walang ano, walang masama. Oh. Oh, marami. Ayan, oh, dami yan. Langyerong to. Mm. Kung makakapaglagay kayo ng marami, mas maganda. Eto po, mga ka-vloggers, yung pagpasok ng hangin dito sa out ng dryer nyo, tuloy-tuloy siya doon sa tubo, pababa. Ayan, hanggang doon sa ilalim. Ah, mga ka-vloggers, hanggang doon sa ilalim. Oh, bago dumating doon sa ilalim, lagyan pa ninyo ng isa rito. Wow, yan, ganyan. So, pagbomba ninyo, ayan, basta damihan ninyo yung ganun. Pagbuga ng hangin dito, yung air pressure dito, galing dito habang umaandar, yung compressor, gumaganon dito, tumatakbo na po rito yung hangin, unti-unti. Unti-unti, pumupunta rito, mga ka-vloggers. Ngayon, kung yung gusto ninyo yung biglang bukas, pareho lang, ganun.
So ito, lalagyan ninyo ng putol lang dito siya sa ilalim. Tapos meron pa rin dito nung butas-butas. Oh, kung malalagyan ninyo dito ng dalawang ganyan, mas maganda. Babagsak lang dito yung mga tubig na nanggagaling sa compressor, ha? Dito sa tangke. Tangking malaki. Mauhulog lang po dito yung mga tubig, tapos hindi siya makakakit dahil meron pa kayo nilagay dito ng mga yung yerong nga ganon. Naiipon lang dito sa ilalim yung tubig, mga kabloggers. Ha? Naiipon dito. Hindi sa akyat. So, ang out ninyo, ayun, nandoon sa in. Hindi makakakit na doon yung tubig. Doon nalalabas sa butas doon, yun ay papunta sa hose ninyo. Pag magpa-flushing kayo, doon sa bulb, kung paano. Basta ang importante, pinag-uusapan natin dito, kailangan yung tubig, pagpasok dito, mauhulog lang sa dito, matatrap pa siya dito sa butas-butas na to, mauhulog na lang siya doon pababa at hindi na siya makakaakit pa, mga kabloggers, dahil maraming butas lang yan, nandyan lang siya. Pagbuga ng doon, hindi sasama yung tubig na nandito. Ngayon, lalagyan nyo to ng bulb. Kaya nga yun, nakita nyo merong ano, na parang bukasan para nauhulog po yung tubig na didrain nyo lagi. Mayat maya, pag gagamitin ninyo, buksan nyo tong bulb nyo rito para mahulog o matanggal nyo yung tubig. Kada gagamitin ninyo, palabasin nyo rito para laging malinis tong filter ninyo. So, yun, ganun kasimple lang, mga kabloggers. Tinuro ko lang po kasi sa inyo dahil maraming nahihirapan sa ganyan. Alam ko na yan, matagal ng panahon eh, nung hindi pa ako naggumagawa ng mga vlog ko. Yan ang problema ng mga technician lagi. Na pag nag-flashing sila, ang sakit nga sa mata, minsan makikita mo, diretso sa compressor o anong ginagawa lang, diretso sa sasakyan ninyo, alam ko hindi na mapapatino ng mga technician yun. So, sineshare ko to para na rin kahit sa mga car owners, tingnan ninyo yung mga gumagawa kung mayroong ganyan. Dahil masama po na pumasok yung tubig na galing doon sa air compressor, no? Sa tangke nila, pupunta po sa linya ninyo, pinlasing nila, wala man lang mga separator, walang filter, sa madaling salta, mapupuno ng tubig. Yung tubig na marumi rito, lalo kung hindi nila dinedrain yung tubig na nai-stack dito, dahil tanda po ninyo, habang umaandar yan o may hangin dito, nagkakaroon ng moisture, napupuno ng tubig itong mga tangking to, kaya nga meron drain yan eh. Eh, paano kung hindi dinedrain ng technician? So, papasok po sa linya ninyo yung maruming tubig. Kulay brown pa minsan na yun. May halo kasi langis. So, parang nagiging kulay kape yun. Langis at tubig, nagmimix doon. Kulay kape siya na mabulang-mabula, pupunta sa linya ninyo. So, kaya ko na tinuturo to para yung mga technician na rin, mga kabloggers natin dyan, maiwasan na po ninyo yung ganong problema. Sikreto talaga to eh. Hindi ko naman talaga dapat tinuturo to. Kaya lang, aanin ko pa ba yung kaalaman na yan? Diba? Kumbaga, i-share ko na lang sa inyo at darating ang panahon, lahat ng mga technician magagaling na at hindi na nagkakaproblema sa high pressure o mga moisture. Kahit yung mga pintor, gawin po ninyo to para pag nagbubuga kayo, naghihiwalay yung tubig kasi once magkaroon ng tubig, alam nyo naman yun, humalo yung tubig galing sa compressor nyo. Pag humalo sa pintura, may bubbles sa nasisira yung ginagawa ninyo. So, tinuro ko lang to para makatulong na naman ako sa inyo. At napakalaking kaalaman. Sikreto ko talaga to. Naginawa namin nung araw pa. Nagsimula kami sa air conditioning. At lahat ng mga machine ko, may mga ganito. Lahat. Kahit yung mga compressor ko ng hangin doon, may mga ganyan, malalaki kung nakikita ninyo. Tangke na ng mga lumang nung araw, pre-yon pa. Mga tangke noon, yun, ginagawa namin, pinuputol yun, nilalagyan namin sa loob. Ganon din po yung tsuri noon. Gusto ko lang ma-share talaga sa inyo. At sana ipakinabangan po ninyo, mga kabloggers. Gaya ng sinasabi ko, sharing is caring, sabi nga ng isang kablogger natin, di ba? So, pag-share talaga ng knowledge, napakahalaga niyan. At kailangan lang, huwag ka madamot, aanin mo pa yan, di ba? So, sana mga kabloggers ay naintindihan ninyo at pasensya na po kung minsan napakadalang kong makagawa ng mga vlog natin. Dahil alam niyo na, sana pinapanood ninyo yung Fergie's Travel Vlog. Masyado rin kaming busy po. At sana ay mag-enjoy kayo sa mga video rin.
Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Ito na naman po ang pinakabagong edition ng aking vlog, vlog, vlog! Paalam mga ka-vloggers. Gawin po ninyo ito. Masyadong mahalaga. Matutuwa rin kayo sa magiging epekto. Ang ginagawa ninyo, wala nang high pressure. Walang moisture. Paalam na po.